mga ka-prob D. Kumusta po kayo? Pupunta ka po kami doon sa ano, sa kabila. So, tingnan namin yung kubo na ginagawa doon ni namin doon sa may kalsada. Kasi yung kubo natin doon sa wakas natapos na yung bubong doon sa may malapit sa palayan. So i-check namin dito yung ano, tingnan lang namin yung kubo dito sa may malapit sa kalsada. So yun, mga ka-prob D, dito tayo sa kubo ngayon na ginagawa. Dito na siya, nagpo-poste siya lang ngayon. So, kasama si Tuning. So pag napostehan kasi mga prom, di lalagyan na nila ito, yung pinakasawali niya. Yan si Foreman Jing, si Tuning. Nagpo-poste sila ngayon mga kaprom. So mga kaprom di sa bahay ni Kapitan George Bonode, kung saan tayo nag-upload ng mga video na binablog natin araw-araw. So shoutout nga pala sa iyo, Kapitan George Bonode, at kay Ramon na rin. Sobrang thank you. Kundi, ito nga palang kubo na ginagawa natin dito sa may kalsada. Malapit to sa barangay. Ito yung opisina ni Kapitan, yun sa may banda doon. Tapos ito yung plaza. Yan yung basketball court. Yan, tapos yung service. Tapos yung mga kapundi, yung banda doon, school yun, sa may puno na yun. Yan. Malapit lang sa kalsada to mga kapundi. Yung ginagawang kubo. Mga kapundi, ito nga pala si, ano, si Tia Lulit. Nasaan na si ano, si Brian, tiya? Doon sa may kalsada. Anong walang kunin mo? Para mio. May poste na tayo. Alinalagyan na lang siya ng patigas sa gitna. Hindi, uwi muna ako. Bali, wala pa kasing ano, wala pa kasing luto para pananghalian. Tingnan ko dun sa rep ko ano yung maluluto. Tapos bumila ako ng sabon mga kapromti. Babad ko muna yung mga damit ko dun. Wala nang damit. Mamaya kakain. Muna kayo mamaya, saka na kayo kakain mamaya, mga hapon. Hapon na dyan. Ibabad ko muna siya. Lagyan ko ng sabon para bukang hirap kasi pag walang tagalaba. Ganyan lang siya, babad lang. Yung ating nilulutong pananghalian ngayon, yung ulam. Ito na yung sinain. Tapos ito ilagay din natin. Parang ginisa lang. Rito. So, katalo na yan. Mga kaprondi, walay kunting 3 minutes lang, okay na. Kaprondi, nandito tayo sa bahay ni ano ni Ryan, yung gumagawa dito ng mga lamesa, kulungan ng ano manok no. Tapos mga salaset, upuan, tapos mga bed. Dito kami mga kaprondi. Sama ko si Papang. Ito nga pala asawa ni ano ni Ayan, marunong din gumawa siya no. Ayan, ito ikaw nag-set. Ang tawag yan? Naglinis? So kaya tatanungin natin mga ka-prom day kung ano, yung, para malaman natin kung paano niya ginagawa. So, tapos tanungin natin kung magkano yung presyo. Para kung mayroon mang mag-agusto, mag-order, punta lang kayo dito kay Ryan. Ka-prom day, ito yung ginagawa niya ngayon. Ano nga yan? Frame ng kulungan. Frame ng kulungan. Para sa taas. Para sa taas ng ano. Bali, kulungan ng manok, no? Oo. Yan ang order kasi sa'yo, no? So magkano naman papatak yan kung sakali? Yung tatlohan boss, 1,000. Ah, 1,000. Ano, at tatlohan na manok na lalagay? Oo. Panabong o ano? Panabong. Depende kung ano yung order nila. Yung parang sisew. Ah, okay. Tatlong... Tapos ito mga ka-prom day, yung mga ginagawa nyo. Ito mga upuan, mga ganitong klase. Yung mga nakikita nyo sa mga binibilan dyan sa may tabing kalsada, may mga pwesto. Ito siya yung gumagawa nun, si Ryan. May center table. Magkano naman yung pag ganun? 3,800 boss yung... Isang set na yun. Oh. Dalawang maliit na ganito mga ka-prom day. Yan, ganyan. Dalawang ganyan. Tapos isang mahaba. Tapos may center table na siya. Oh. Mga ka-prom day, nandito lang sa looban. Kaya yung ano lang siguro, kung mas maganda, kung may pwesto ka dun sa labas, no? Mayroon lang yung
kubo-kubo doon pero hindi ko pa nalang. Ah, doon sa may banda doon sa may Adelaide? Dito lang sa tapat ng tindahan niya. Ah, sa may tindahan lang. Tapos depende ito kunyari gayto, iaano mo na to, babarnisa mo na, kompleto na siya. Yung mga prundi, siya rin yung gumawa ng higaan namin doon sa ano, sa bahay. Yung tatlong, ano man tawag doon sa higaan na yun? Yung... ano man kung sa bambu, ano tawag, bed ba? Katre, yung katre. Tagalog, katre. Siya ang gumawa noon, kaya malupit talaga pagkadali. So ano nga pala mga kaprundi, pati pala yung ano, yung mga nilalagay sa cottage, pwede rin kayo mag-order sa kanya, gagawin niya yun. Kaya lahat na lang kailangan nyo, yung mga cottage na ginagawa, o kaya yung parang rest house lang, no? Pwede. Kompleto na yun. Pag gano'n naman, kunyari, isang rest house na ano, magkano? Depende yung sukat niya yun, boss. Ah, depende. Pag may kwarto, pag sa kanila yung materyales, oo. Yung labor lang. Hindi, kung sa'yo na lahat, kunyari, pawid, ano, nipa, o kugon, ano pa. Yung isang bilog na gano'n? Yung rest house lang, boss. Mga 15 yun. Ah, 15 mil, mga kaprundi. Tug mo sa umaga na malakas? Kaya pala, dumadagong dog eh. Malakas eh, 3 mil. Dikinsi to eh. 15. Tapos yung ampli mo, 5, ano? 602? 501. Ay, oh. Kaya pala, ang lakas, no? Concert kasi. Oo. Oh. Kasi yung misis niya, no, yun ang katukatulong niya dito pag gumagawa siya ng ano, ng kung ano man yung order na yan, kasi yung anak niya. Ganda ng lugar mo rin, no? Puro kawayanan din. Ay, ito, gagamitin din to. Ay, mga pinagbawasan na, no? Maglilid pa, kung hindi pang gamitin niya na pang-kwan. Ito, yung asawa niya, magaling din to, eh. Kaya, katukatulong niya dito. Ito yung nga pala mga kapromdi, yung gagawin panahig dito sa ginagawa niyang kulungan. Oo nga, no? Dami. Ay, meron? Oh, galing nga. Oh, so, titingnan natin nga pala mga kaprumdi. Meron daw tong laman eh. Meron na daw tong laman. Ayan, no? So, siguro yan. Oo nga, no? Malaki. Oh, violet. Galing nga. Ikaw nagtanim yan? Oo. Galing, galing. Violet talaga. So, wala, may ano pa siya, pero pwede na yan. Kung puro, ibig sabihin lahat yan, sabay-sabay naman yan, eh, di ba? Oo, meron na yan. Meron kasi pag dito na, tas yung mga kaprundi, yung mga malunggay. Ginagamit niyang kawayan, no? Kasi pag ito, galing ito ni Ryan, eh. Dinidisplay na sa kalsada. Ah, doon na siya, ano, didisplay. Kung may gustong mag-order, ay magkuha, bumili. Wala, nandiyan na yung ano. Tawag na lang. Oh, dapat mag-iwan ka lang na ganito. Alam na nila yan. Eh. Pero may tumatawag naman, no? Marami po. Oo. Pwede mo lang minsan magawa, no? Minsan, kung walang cellphone bibili, pupunta rin. Magtatanong kung saan yung bahay ko. Sasadyain ka na lang, ano? Maganda yan. Magandang ano yan. Kabuhayan talaga. Saan ka naman natuto niyan? Sa Pampanga po, nung nagtrabaho. Oo? Oh? Bambu crack doon. Ah, nagtrabaho ka na pala dati dyan. Nag-helper-helper muna. Tapos hanggang nag... Pinapanood ko lang yung kwan. Nagtatrabaho ako dito. Subukan ko nga rin sa Pangasinan. Simula ka sa ano, kulungan gawin. Oh. Simula ka sa kulungan hanggang sa... Kulungan ng manok lang dati. Oh. Pero nagawa mo naman. Pero nung rumami nang nag-order, sinubukan ko na rin yung lilim ng manok. Oh, mga katri. Ganun lang oh. Oh, ayo oh, yung sagay sa mga sa pansabong. Oh. Pati yung lagay mo ng pako, talagang ano talaga eh. Yung ginawa. Recycle. Kaya hindi ka nabibili pa talaga ng mga lagayan eh. Yung mga improvised na lagayan. Siding niya mga from din papako-pako lang. Pag nasaygay niya, ano, nililipat na doon sa kabila. Buo na siya, ano. Sa ano, yung sa ano ng kulungan, yung parang payong niya, umbrella ng bawat manok, di ba, pag nandiyan nakabilad, anong tawag doon? Tipi. Tipi? Oh. Bali, 220 ang isa. Wala ka tayong maipakitang sample eh, no? Mayroong sample. Oh. Picture lang. So ano, pero makikita naman, idea naman sila yun, pag ano, yung nilalagyan ng mga manok doon sa ilalim, pag kunyari, lalagay mo dyan sa may bakanting lote, no? May tungtungan na yung manok.
Ayun yung para sa isang ano mga ka-prom dito, yung sahig niya doon sa isa. Simbolin muna doon siya yung isa. Bali, dalawa ba yan? O, bali, dalawa. Ito unahin niya muna itong isa para makita rin ninyo yung sample. Isiyo ka rin pala na ano, may mga lagang manok. Ano yan? Ha? 30 kira. Oh, yan. Anong breeding yan? Native. Native lang talaga siya? Dami sisip. Yun yung pan nila. Ito sa loob yung inanay. Yung ama nila. Oh. Ah, yun. Yung bulik. Hindi, bali, asimbolin natin yung isa daw na ano. Unahin na niya itong asimbolin yung isang kulungan. Tingnan natin kung paano gawin. Ayun, kaya pala na nilagyan ng ano sa gitna, ay gilid. Iyan, no. Pagkabisado mo na talaga ginagawa mo, parang ano na lang, ano? May yung kabilang ano niya, yung kabilang tawag ito. Paa. Paa. Bilang pahat sa sahig. Oh. Ito yung pinakasahig na nung manok niya. Ba't may sa ibabaw? Ibig sabihin lalagyan pa ng second floor? Wala. Ako naman dito sa may kabilang side para mas tumibay na siya. Kahit mag-isa mo lang, ano? Gayang-kaya, no? Di dos lang yung ginagamit, no? Dos lang yan sa gilid. Pero yung dito sa sahig, mga ka-prom, di uno yan. Last na tong isang paan na to. Kasi tatayo na niya. Ito na siya mga ka-prom di, oh. Wow, puo na kagad. Wala na, tapos na ang boxing. Yan. Lalagyan pa ng mga brace yan mga ka-prom di para mas tumibay. Yan, papakuha na yung mga ibabaw mga ka-prom di. Ito na yung papakuan. Ito mga ka-prom di, yung tip niya ni Ryan pala, kailangan may awang para makalusot yung mga dumi ng manok. Yung ano na yan? Yung kalagayan ng pakuan na nadidibisyon niya kaya. Ah, matibay na yan. Yung pinakadibisyon niya mga ka-prom di. Meron na kagad oh. Ito pala ang inilubog mo pala no? Para pantay sila dito. Oo, yun. Para pag pinakuan dito. Ay, saan pampako niya pa ganun? Oo, patayo din. Oo, galing ah. Lipat kasi umuulan na siya. Ano lang, para may kahit paano may bubong. Pero malapit na rin naman matapos eh. Malapit na. Tunti na lang. Mahati na. Hello. Hello. Hello, dali, hello. Tapos na yung isang ano. Saiga na, sa gilid yan, di ba? Sa side. Oh, sa likod niya. Hmm. Sa side ng ano, no? Para, paano, para ano yan? Para tumibay? Oo, kahit pag nakalakaw na yung pako, hindi, basta-basta makakulong. Mabunot, ano? Kasi mayroon siya tigkabi lang side, no? Dito, parang pag ganito. Hmm. Ayun. Yung mga ka-prom di, may nakita nga pala tayo na, no? Ito nga pala yung, oh, yung sa kamay nyo. Hindi ka ba nahirapan pa nagpapako ng martilyo? Hindi naman, sanay na eh. Sanay na, ano? Saka sa paapa yata eh, no? Parang ano bang tawag doon? Oh. Yung pinanganak ka, no? Inborn. Yung ganyan, no? Yung mga ka-prom di, oh, nakadikit siya. So ang ano talaga, ang pagsisikap talaga, nandiyan na eh. Dekad lang yung ganyan na parang kapansanan, no? Kapansanan. Oh. Tingnan mo, kung, parang feeling ko, abang pinatinitingnan ko kanina, parang hirap magpako eh. No? Galing. Kaya saludo ko sa Ryan. Sakang ano ba, parang tularan ng iba na, yung iba nga halos malakas ang katawan pero ano, malalaki ang katawan buo. Sila pa tong mga pasaway. Bali hanggang dito lang siya no. Kasi ito kasi pinto to mga ka-prom di, pag ganyan. Tapos ang ilalagay nga pala nila dito sa gitna na to, is yero na. Yero kaso naubusan daw siya ng yero. So bukas na siya kakabitan. Pari hanggang dito lang yung magiging yung kawayan at katulad nito mga ka-prom di. Tapos na siya. Alagyan na lang ng yero bukas. So ayun, pera na. Ganun lang kasimpleng kumita ng pera basta masikap ka lang at may diskarte, no? Mga ka-prom di, bali ito si Ryan nga pala. Ano, i-promote mo yung ano mo sa mga gusto mag-order?
mga kaprodi. Kung gusto nyong mag-order, i-PM nyo na lang si... Yeah, ako, pwede na ako si Kaprodi. Oh, si meron na akong page. I-PM nyo na lang siya para sa inyong order. Kung oh, gusto nyong ipagawa. Ayan. Kahit ano, kulungan. Papagatsa ka mga salaset. Ayan, mga salaset. So, ano namang mabibigay mo na mensahe dun sa mga walang mga kapansanan na hindi masyado nagtatrabaho, mga tamad? Ano ba maibibigay mo dun na ano, Ryan? Katulad sa'yo, di ba? Tingnan mo, parang hirap magpalo ng ano yan, pero sipag mo pa rin. Ano maibibigay mong mensahe sa kanila? Kahit ang maibibigay ko lang na mensahe sa inyo, mga kaprondi. Kahit may kapansanan, sana wag hadlang sa atin yung maghanap buhay ng marangal. Marangal. Yun. Para mabuhay. Yun. Yun lang mga kaprondi. Oh, kasi yung kahirapan, 'di ba? Minsan sinisisi sa presidente, ganun. Oh. Na, ang ikaunlad naman kasi ng buhay natin is nasa sarili din natin eh. Kung magutom tayo, kasalanan ng sarili natin. So, yun mga kaprondi. Bali, kung gagawa si Ryan ng ano, ng kunyari ito mga kaprondi, kasi ito nakita natin buo na. So, gusto ko sana ipakita sa kanila kung paano mo rin ginawa. Ito mga kaprondi, ito na lang naman yung sasayga niya, tapos yun sa harangan sa gitna ng division. So, okay na yan. Pera na. Ito nga pala mga kaprondi, kung itong presyo nito is 1,000, sabi ni Ryan, sa'yo na yung materyales. So, napakamura. Oh, so mga ano, gusto may mga manuka, ano, pwede kayong order dito kay Ryan. Eh mga kaprondi, uwi muna ako sa bahay para salamat. Bagus. Salamat sa pagpapaunlak ng ano, na-share mo yung naibahagay mo yung kaalaman kahit papaano eh may matututunan, sana may matutunan yung mga viewers natin na hindi hadlang nga yung kapansanan para magsikap. Na ako sa bahay mga kaprondi, thanks so much sa iyo Ryan sa pagpapaunlak. Pagbibigay mo ng magandang mensahe sa iyo. Sana tularan ka ng iba. Hindi hadlang ang kapansanan para magsikap. So yun mga kaprondi, thank you so much pong muli. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood. Shoutout muna po tayo muna mga kaprondi. Shoutout ka pala kay Clarentita Laps, Amina DS, Aksaudi, Shell 05, Team Doremi sa suporta at panonood ng aking mga videos na ina-upload. Tapos shoutout ko na rin po mga kaprondi nga pala si ito nga pala mga kaprondi, nabasahin mo natin. Si Susan Calo, Mancho Pela, at si Father and Son Vlog Official, si Yosilito Marquez. Shoutout nga po pala sa iyo from New Jersey. Edgar Tisbe, shoutout po sa inyo. Sir Edgar Tisbe, thank you so much. And Madam Miriam San Andres, thank you so much from Reno, Nevada, USA. Shoutout po sa iyo Madam Miriam Susan San Andres. Panyang payatot, thank you so much. Rose Monticalvo, maraming salamat sa panonood. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye bye.